Kasama po natin si Miss Ira Mariano. Ayan, shout out po natin. Welcome po sa aking YouTube channel, Kalamansi Trivia. O sa farming ng kalamansi. Yo, baka wala kang kalamansi. Ayun. Subscribe na po kayo. Subscribe din po natin, may channel din po siya. Ano ang pangalan yung channel po ninyo? Ira Mariano. Ayano Mariano. Ayan. Kung tayo po ay mag-i-spray, tiyakin po natin dapat maaga. Tapos hindi po mainit. Kasi pagka mainit, nakakadagdag init po yung ating gamot, matutuyo po yung bulaklak at makakaapekto sa bunga ng inyong kalamansi. Lalo na pagka po kalamansi ang inyo pong gamot ay matapang, eh karaniwan ay nagbia-brown po yung. Kasama po natin si Miss Ira Mariano. Ayan, shout out po natin. Welcome po sa aking YouTube channel, Kalamansi Trivia. O sa farming ng kalamansi. Yo, baka wala kang kalamansi. Ayun. Subscribe na po kayo. Subscribe din po natin, may channel din po siya. Ano ang pangalan yung channel po ninyo? Ira Mariano. Ayan, Mariano. Ayan, shout out po natin. Kasama rin natin ito. Ito. Yung mga brother natin. Ayan, okay, kamusta po pala yung inyong pong pagpasyal dito sa atin? Masaya po. Medyo ano lang talaga, matagal lang yung biyahe at saka na-late. Pero okay, masaya. Pero masaya po. Awitan po natin mamaya yung mga kapatid ko at mga taga-sipyo. Ditaw po ano? Apo, ditaw. Ditaw. Kamusta ba ang tulog? Ay, nakailang tulog po ako sa bus. Mga nagagana na kami lang. Masaya naman. Lagi po yung masaya kapag nasa gawa. Ayun. Salamat po sa Diyos at pagkakataon nakilala natin si No Mariano. Ako po si Virgel Bunan. Kalamansi. Thank you. Salamat po sa Diyos. Opo. Uy, kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga subscriber. Ngayon pong araw, alaga po tayo pong muli ng ating kalamansi. Tayo po ay spray ng ating mga bulaklak. Ayan. Malalaki na rin po mga katibya po yung mga bulaklak po natin. Kaya ate po siyang i-sprayin para do sa mga insekto. Ayan. Para po mating makontrol ang ating mga alaga na maninira, kailangan natin silang palayasin sa pamamagitan ng ating regular na pag-i-spray. Ayan. Di pa po natin ito napipitas. Ito, pero doon sa tabing ilog, kung kasi yan po mga katribya po ay nakawin, pinapitas na po natin. Isipin ninyo, ang ganda-ganda na rin ng ating kalamansi. Sipag-sipag lang, tiyaga-tiyaga mga katribya. At meron kang itinanim, meron kang aanihin. Ayan, kung meron kang inalagaan, meron kang aasahan. Pero pagka wala kang inalagaan, wala kang aasahan. Ayan, nakagandahan na kalamansi. Continuous ang ating pag-aalaga, continuous ang pagbibigay sa atin ng harvest. Pag in-stop po natin ang alaga, stop din ang giging harvest ninyo. Ganyan ang sikreto. Kung gusto natin ng marami pong ani, okay, sipagan natin ang alaga. Eh, pagka hindi po natin ito mga katribya sisipagan at i-sprayin, yun na nga, titingin na lang po tayo sa kanyang katabi na pumipitas. Ito naman, wala, lakang harvest.
Lalaki na rin po mga katribya. Muli yung ating sili, may mga ilang mga hinog-hinog na rin. Nakakalibang mga katribya po ang ating pag-aalaga. Basta't mahal po natin ang ating trabaho, hindi ka maiinip. Maliban na lamang, pag hindi mo mahal ang iyong pong trabaho, maiinip ka. Kaya yun ang sikreto para lalo kang sipagin. Mahalin mo ang trabaho mo. Kasi hindi mo siya minahal, wala lang. Ang masabi mo lang na meron ka lang kalamansian. Pero pagdating ng pag-aalaga, tatamarin ka na, wala na. Hindi ka po makakaasa na bibigyan ka ng kalamansin ng bunga. Tayo, basta tuloy-tuloy lang. Nalaglag ang kahalimbawa ng bunga, magpabulaklak ka ulit ng panibago. Yung naging una mong pagkakamali, aral na yon. Kumbaga, meron ka pa uling tsansa na makapagpabunga. Ganyan po ang kalamansi. Tuloy-tuloy lang. Kasi ang kalamansi naman ay continuous din po ang pagbubulaklak. Hanggat hindi nagtutuloy ang bunga ng kalamansi, tuloy-tuloy lang po ang bulaklak. Maganda sa kalamansi. Pagka napitas na natin, meron ulit panibago ulit pansunod. Medyo malakas-lakas po yung ating hangin. Bintay lang natin ang ating hangin. Yan lang nga, importante dyan tamaan lang po yung ating mga bulaklak, yung ating mga subject. Okay na siya. Kahit hindi po natin siya paliguan, gaya ng ginagawa ng iba, na paligo ang pag-i-spray, sa atin po hindi naman. Sabi nga maanggihan lang proteksyonan niya. Pagsasayang po kasi ng gamot pagka po paliliguan natin ang ating kalamansi ng insecticide. Hindi mo naman po mapapatay ang mga insekto. Dahil pagka nalaman na ng insecticide ka, lalayo na sila. Hindi na sila manginginain. Makakasalanta ng inyong bunga. Saka ng bulaklak. Check lang natin ang ating mga bulaklak. Tara lang tayong nagbobulabog ng ating insekto para lumayas panaboy sa ating kalamansi. Meron tayong proteksyon. Sarap pong pitasin ang bunga ng kalamansi natin. Malalaki na. Talagang pitasin. Pagka wala nang makuha kalamansi, magwawa ang 5 yung marami dyan. Gaya nyan pakaunti na rin po ang bunga ng kalamansi. Kaya hintay-hintay na natin. Sayang din naman pagka ating napalagpas. Itong ating spray na ito para iwas tusok din sa mga insekto. Nag-uumpisa na mga katribya po yung mga lagkitan.
Dilinis natin yung pagitan, yung mga damo, saka tanggal tayo ng mga baging, kalamanda rin. Eto, mahaba na naman na uli ito. Pinutol na natin yan. Yan, puputulin uli natin sa susunod. Basta nakita ninyo po, mayroon mga mahahabang mga tinik. Eh, pamputol talaga yon. Kalamanda rin. Ayan, mga isis. Alisin din natin yan. Baging, yan. At mapapatayin din natin niya. Spray ng damo. Check lang natin. Sa continuous, meron rin tayo ma-harvest. Wala po ngayong hamog, mga katribya. Kaya tamang-tama lang ang ating pag-i-spray. Kabilaan po yung ating tudling na ginagawa para hindi po masyadong malayo. Pagka single-single po yung ating gagawin eh. Kakainip. At least ito eh, hindi na po siya tayo babalik. Spray. Pagka may time, tandaan natin, basta't regular lang ang ating pong pag-spray, marami pong matitira, maraming mabubuo. Napatlangan tayo. Ala, maraming masisira. Hindi pa nakakarating yung ating mandadamo dito sa ating sili. Mahaba na uli ang damuhin ng ating katribya. Kailangan ng madamuhan para may anihin. Kasi hindi madadamuhan ng sili, yun na nga mangyayari dyan. Hindi po ganong gaganda ang sili, hindi po magbubunga ng marami. Ayun na, mga katribya. May pagpipitas ng ating sili, dapat continuous din ang ating pagdadamo. Kasi ito ating na herbicide, minsan nakaka-apekto rin ito sa ating sili. Ayan, pagka hindi po masyado makuha ng ating pong ka-farmers, ng ating katribya, ayan, kailangan niya paupahan ng damo ito. Dahil kung hindi, siya rin ang hindi aani. Kaya tayo naman, ang ating concentrate, yung pong ating kalamansi. Kaya di na po natin iniyasa sa kanya itong kalamansi, yung sili lang kanyang tutukan. Para nun, mag-continuous po yung aming pag-aati. Tapos na tayo, mga katribya, po ng ating pag-spray ng kalamansi. Mainit na po yung panahon po ngayon dahil magmamarso na. Kaya yung pong ating pag-spray dapat mga alas 6 na ng umaga hanggang alas 9. Pag pumasok na po, mga katribya, po ng mga alas 10, hindi na rin po maganda po yung ating pag-spray na ginagawa dahil nakaka-apekto ito, mga katribya, doon sa ating mga bulaklak. Kagaya niyan, medyo mainit po ang talagang mainit ang singaw ng ating panahon. Kaya kung tayo po ay mag-i-spray, tiyakin po natin dapat maaga, tapos hindi po mainit
Kasi pagka mainit, nakakadagdag init po yung ating gamot, matutuyo po yung bulaklaka at makakaapekto sa bunga ng inyong kalamansi. Lalo na pagka po kalamansi ang inyo pong gamot ay matapang, karaniwan ay nagbabrown po yung bunga ng kalamansi para siyang naluluto. Di man kaya, makita rin naman nyo yung dahon, maglulugas saka magkukulay brown. Magkakaroon po ng mga sangang tuyo. Pagka po ang kalamansi natin ay ispray po natin ng mainit at syempre yung pong gamot natin ay mainit din sa ating kalamansi. Kaya yun ang ating po mga advice po sa inyo. Yung pag-i-spray dapat meron ding oras. Ito po yung nalinisan ng ating pong katribya. Kuha na po na. Okay naman na. Ngayon na yung pong ating sili, spray na rin po natin ang ating foliar. Tagal-tagal na rin po kasi tayo mga katribya po hindi po nakakapag foliar ng ating pong sili. Pero ganun pa man, ay diretso pa rin po yung pagbibigay po ng kanya pong bunga. Kaya lang, hindi na po siya ganun kalaki. Nakagaya talaga ng umpisa. Dahil po yung ating sili, mga katribya, ang mga hybrid, pagka tumatanda, lumiliit na rin po ang bunga. Ganun. Yeah, tapos na tayo. Ate po pag-i-spray. Ayan, oh. Ang lalaki na po noong ating magdadalawang taon. Katapusan po ng Marso ay 2 years na ito pong ating kalamansi. Oh, kaya ngayon, mabulas na mga katribya. Nakakakuha na rin po tayo ng ating pitasin. Ayan, oh. Laki ng bunga. Kaya lang di na pwedeng i-delay dahil lang ating kalamansi mga katribya ay sobrang na rin po sa laki. Tapos may konting silay-silay na o yung dilaw, kaya kailangan na rin po natin mapapitas. Ngayon, hindi po muna natin mapapitas dahil nag-spray tayo para tayo na ilang araw tsaka po natin siya patitira. Kahapon mga katribya, namit po natin na isa din po sa artista na kung saan simple lang. Siya yung si Miss Ira Mariano. Ay, napakasimpleng bata. Talagang hindi makikita mo sa kanya po yung mayabang. Ayun nga, tumulong siya doon sa, kasama siya sa tumulong sa Sitio de Tao na magbigay ng mga grocery item doon po sa mga katutubo sa Pantabangan. Nueva Ecija. Yan, nakakatuwa naman dahil yun na nga, meron rin siyang channel. Yan, pakisubscribe din po yung channel po ng ating kasama si Ira Mariano. Yan, isang magandang bata. Kamukha siya ni Nadine Lustre. Yung not expected na darating siya. Kaya sinamantalan na po natin yung pagkakataon na atin siyang ma-meet. Yan, nakakatuwa naman dahil yun, open naman siya mga katribya. Ganun lang din po. Isa-misa lang naman po yan na makamit po tayo ng artista.